Sa loob ng 2 linggo, target matapos ang random manual audit o RMA para sa eleksyon 2019. Paglilinaw ng COMELEC, hindi gagamitin ang resulta ng RMA para panigan ang sinumang kandidato sa anumang electoral protest. Narito ang report ni Susan Enriquez. Itong 175% ang isa sa ilalim sa random manual audit na ginagawa dito sa Diamond Hotel. Ang Philippine Statistic Authority ang pumili ng hanggang 5% sa bawat legislative district sa buong bansa. Mano-manong bibilangin ang mga balota at ikukumpara ang tally sa ipinadala ng mga vote counting machine. Ibig sabihin, visual babasahin yung balota na kung saan nilagay yung boto at ikukumpara yung bilang ng mata at kamay doon sa naging resulta ng machine count. 6 manual audit team ang bumubuo sa RMA. Kasama rito ang mga kinatawan mula sa COMELEC, ang grupong Lente o Legal Network for Truthful Elections, mga teacher na pinili ng DepEd, mga kasama ng Philippine Institute of Certified Public Accountants at iba't iba pang grupo. Kung may makikitang discrepancy o pagkakaiba sa bilang ng RMA sa bilang ng mga VCM, dito nahihimayin ang isang technical team para maipaliwanag kung bakit nagkagayon. Paglilinaw ng COMELEC, ang resulta o anumang bahagi ng RMA ay hindi gagamitin ng ahensya sa pagtugon sa mga electoral protest. Ang itong audit na to, ang tinitingnan yung performance ng makina mismo sa pagbasa. Hindi ito audit ng resulta ng particular contest. No, yung bang ang so at the end of the day, yung bang makina yung kanya accuracy rate eh katanggap-tanggap. Iba yung election protest. Iba ito, no? This will not in any way say that one should have won, not the other. Inaasahang matapos ang RMA sa loob ng 2 linggo. Noong eleksyon 2016, inabot ng halos 1 buwan ang RMA kasama na ang paggawa ng report. Mataas ang resulta ng RMA noong 2016 na umabot sa 99.92% nang ikinumpara ito sa mga botong binilang ng mga VCM. Susan Enriquez, GMA News.